Happy birthday, mama. Happy birthday, mama. Happy birthday, mama. Happy birthday, mama. And many more. Good morning. Good morning. 31 and still counting. I love you. Birthday na ni Mama. Kiss Mama B. I woke up like this, oh. Look at that, guys. Hindi na kailangan pa nadagdagan ng kilay ba? Grabe talaga. Maraming thank you. Isa din ito sa magandang gift na natanggap ko ngayong birthday ko ba? Ha? Hindi pala siya pala ang ano natanggap na grabe daw talaga, oh. Good health na family. No? Hooray, it's my birthday today. Hooray for the parties we're having. Papunta po kami ngayon sa restaurant pa. Breakfast na po tayo. Ayan po yung pa-breakfast nila. May mga yogurt, cereals, fruits, milk, juice. Ayan po, may mga cheese, ham, fruits again. May egg. Ayan, mga bread po nila. Oh. Yan na yung breakfast. Mga muffins. Kain, guys. Yan po yung kinuha ko. May mga ham po tayo. Goat's cheese, fruits, and bread. Ang Nathan, ano na siya, oh. Nauna na siya. Nathan! Wow! Nakapajama pa rin siya. Hindi ko pa binisan. Ayan po kay Daniel, oh. Croissant, bread with ham and cheese at egg. Enjoy. Wow. Yummy. Alam niyo po, perfect na sana. Perfect na sana itong hotel na ito. Kaso lang, ang problema, pinapatay nila ang aircon sa gabi. 11:30, patay ang aircon. Magising ka ba? Sa kainit. And then during the day, when nobody is here, they keep it running and it keeps cooling the room. Yeah, that's why. It's the wrong time schedule they have. Sabi ko kay Daniel, balas na to na magpunta tayo dito. Ginawa din po nila yan nung pumunta kami 2 years ago, no. Kainit-init mo, yun, summer na summer po talaga. Pinapatay lang eh kung sa gabi. Tapos buksan na naman nila, 7:30 ng umaga. Tapos buong araw, makabukas po ang aircon. Kasi iniisip nila ba, ah, alis ang mga tao. Maka, ano sila sa kurente, makatipid. Mabad trip ka lang kay Nabis, masarap ang tulog mo. Magising kayo na pinunta mo dito eh. May aircon. Kaya wala ba kami aircon sa bahay? Patayan ka ng aircon. Ano, parang lola mo. Parang nanay mo sa Pinas. Patayan ka ng ipigpan. Tingnan niyo po yung egg ni Daniel. Pepper and salt. Guys, baka sabihin ninyo na reklamo na naman ito si Inday Garnet. Honest review lang po yan, ha? Alam niyo naman si, ano, si Inday Garnet, apaka-honest. At kung mapadpad kayo dito ba, para alam niyo na patayan kayo ng aircon, no? So, dati, nagreklamo po kami 2 years ago. Nung nandito kami, nagreklamo kami. Pero ngayon, hindi na po kami nagreklamo kasi malamig naman po sa gabi, no? Huh? And what did they say 2 years ago? Yeah, they said that there's elderly couple is upstairs and that they are complaining about the noise of the aircon. Mm. And then now we notice that every 11:30 they're turning it off. So it's ridiculous because even if that is true, they turn it off at 11:30. Elderly couples go to bed earlier. Yeah. Mm. Nagreklamo kami noon, but now we did not tell them ahead because it's cold in the evening, so it's fine. Pero pag grabe ka, init magreklamo. No, we did not tell them because they had a dumb excuse last time. Yeah. So, yeah, there's apparently no use. So, what we can do is not come here again. Yeah. That's what we can do. Ano ito siya yung hotel, Bornholm sa Terskelling po, no?
Kung taga dito kayo at magpadpad kayo dito, alam nyo na, patayan kayo ng aircon. Unang gabi po namin dito, bad trip si Daniel, kaya nagising kami mga alas 2 siguro. Grabe kainit. Binuksan po namin lahat ng mga bintana at yung ano dito, may malaking bintana dito. Para fresh air pa rin po, no, kasi malamig naman sa labas. Inong time na yun, hindi pa namin alam na pinapatay po talaga nila ang aircon. Kaya kagabi, bago kami natulog, binuksan na po namin lahat ng bintana at yung malaking bintana dito. Tapos naka-on pa rin yung aircon pag 11:30 talaga. Binantayan po talaga siya ba? Ah, wala. Pinapatay po talaga nila. Tingnan nyo, may nakimarites, oh. Nagkikwento ako dito, nakikinig lang siya. Nakimarites ka kay mama, ha? Aalis na naman po tayo. Pupunta muna tayo sa west. Kasi nga, hanapan ko to ng jacket si Daniel. Okay, hindi siya bumili kahapon. At bibilihan ko na din to ng cream si Nathan para po sa mukha niya, ano yung kanyang ano ba, sa kanyang rashes. You ready to coffee sock? Tingnan niyo ito si Nathan. Nilagyan. Pinatanggal niya po talaga. Kahit ano ilagay ko sa paa niya. Kaya tinatali na niya. Because mahal, it's still super hot. It's not cold, it's warm. Yun lang. No, even if it's cold, mahal, you just take it off. No, it's warm. I mean, don't need any hot clothes. It's warm. We need. No. Andito po tayo ngayon sa island, pero alam niyo po anong hindi pa namin napuntahan? Ang beach. Baka puntahan po natin yan mamaya, no? At may pupuntahan po tayong isang museum. May pa-museum po tayo today kay birthday ko man. Wala pa po masyadong tao. Kasi sarado pa po yung ibang shops, no? What time is it now, my love? What time is it now? 9, right? No, it's almost 10. Oh, yeah, almost 10. So magbukas na din po to sila pala. Lighthouse pala yan siya, guys. Hinanap ko po talaga siya sa Google. Lighthouse pala siya, no? Andiyan yung palibring sunblock. Oh. Tinanong ko siya ba kung pumunta din po siya dito kahapon. Kamahal-mahal daw ng sweater, guys. Niya bilhin. How much? 150 euros just for a sweater. Mahal talaga. That's almost 9,000 pesos for a sweater, mama. Not good. Nathan. Bilihan sana namin siya, baka mainit kunti yung sa araw. Sige na, Nathan. One time lang. We're now in the middle of the forest. Nagbike po kami papunta dito. Mag-stop over tayo kaysa ano, gitna ng forest nila dito sa Terskelling. Meron po silang pa. Ayan, oh. Ano to siya? Tea restaurant. Hindi namin to siya na-try in nung last time na nagpunta po kami ni Daniel dito, no? Diyan po kami galing. Dito naman yung pa. Ayan, oh. Terskellinger Cranberry History. Coffee and Tea House. Kumukuha ata siya ng herbs, oh. Para sa mga tea. Nandito kami sa labas. Sinata natulog. Kaya din po na nag-stop po kami dito. Kaya nakatulog siya sa bike. Mahal, it's hot. Mahal, like that, mahal. Can you put him? Yeah. Ayan po yung nasa menu nila. Oh. Puro cranberries. Wait, all the cranberries. They have the... Ay, they have... garden maybe full of cranberries. This is all with ano man. Uy, grabe pati ang cream nila. Oh, may cranberry. This is all with egg, mahal. Yeah, only this is not egg. Meron din silang ano, toasty. Tapos ang sausawan. I'll ask her if she has something without egg. But I don't think so. Does, except for the toasty. This coffee. One is probably without egg. It's ice coffee, cream. Coffee, 2 euro and 15. Hindi masyadong mahal. Tama lang. Ha? Huh? It's ice cream? Ice cream. I don't want ice cream, it's cold. Malamig daw, pero tingnan yung order ko, guys. Nag-ice cream. Pang bata po to siya na ice cream, no? Kasi yung pang matanda, sobrang laki ba? Baka hindi ko po maubos. Kay Daniel naman, meron siyang pa cheesecake with cranberries on top. And which tea is that, my love? You have? It's cranberry jasmine green tea. Sige daw, you can try this, Bi. Sige daw. If it's nice. Busy siya. Very, very dirty watch because Nathaniel's always grabbing. Sige na, try the cranberry, ano, cheesecake. Cranberry cheesecake. Nice. Yeah. Nice and fresh. Not sweet. A little bit acidic because of the cranberry. Enjoy. I asked them if they have a confectionery without egg. They said we have a brownie that is lactose free and there's no gluten in there.
Then I asked them, okay, but is there egg? Yeah, I don't know, maybe, maybe not. You know, my grandma and my mom were drinking cranberry juice a lot some time ago. Mm. You know why? They say cranberries help prevent UTI. Oh. Okay. Hmm? Kain guys, tinanggal ko lahat ng marshmallow. Mm. Pangbata lang talaga siya. Meron pang ano, oh, whipped cream. Dito pa rin po tayo, nag-order kami ng tea at kay Daniel naman coffee kasi sinatan tulog pa rin. Hindi kami pwedeng mag-bike na natutulog po siya. Grabe, tawa ko, may kinikwento si Daniel. What did you say? I told that to be confident. No? Yeah, you went to the, ano, you went to the toilet and then you see yourself in the mirror and then what you said to yourself? I look good. You look good? How did you say it? I look good. Mm. And then? That's how, not how you say it. You said, I look good. That. And then? And then? You should be happy to have me. You look good. Yeah, you look good. I told you, you look like a Hollywood star and action star. Action star sometimes when we are in bed. Yan po yung order ko. Cranberry rooibos tea. Gising na ang nata. Tingnan natin yung pa-garden nila sa likod ng restaurant. Ano man yan? Uy! Ito na po yung kanilang pa-garden. Wala man, cranberries. Kala ko may cranberries dito. So what are they doing with this? This one? Eden cranberries. Yan po. What is that for, Mahal? Maybe these are the old machines that they are using like long time ago. Maybe this is a press? No, this is a press. Meron silang mga pa-picture. Oh. Matagal na pala talaga. Ayan, 1965 to 2007. The Cranberry Lekker Nye Makaray. Ito naman, 1921 pa. Yung isa, 1910. Tagal na talaga, guys. Ayan, oh, kung paano po nila kunin, oh. Ganun sila mag-harvest. Grabe ka mga old picture na to, oh. Dito naman, papasok sa kalasangan ulit. Nung kami lang ni Daniel, sana mapanood ninyo yung vlog namin noon, no? Na 2 years ago, nagpunta kami dito nung ano namin, wedding anniversary. Kami lang po, dalawa ni Daniel. Ngayon, hindi na kami makababa-baba at makalakad-lakad dyan, eh, kay may bata na po. Gusto ko din sana po ipakita sa inyo yung lugar. Kaso, nahabang nagbabay kami ba? Yung kasi yung ginawa ko dati. Kasi noon, yung gamit namin na bike, tandem po. Yung dalawa po kami sa isang bike ni Daniel. Ngayon eh, may angkas man ako na bata. Hindi ako makapag-film ba? Mahirap. Eh baka matumba po tayo, no? Kaya hindi nyo po makita yung ano, yung mga dinadaanan namin. Na maganda sana ang tanawin. Sayang ba? Look at your son, Mahal. Did you tell them how the... How the cranberries got here? Because how? Cranberries are not native to the Netherlands. How then? They have a story here. It was like this. Mm. Was on the beach. It fell from a boat. And it came from Canada, apparently. Really? And it was a vat filled with cranberries. And the guy who found it, he opened it. And then here, you can see he opened it. He tried to eat it, but he spat it out because they're not nice to eat. What he did was he emptied it in the dunes somewhere, and then he used it, the fat, to collect rainwater at his house. And what happened after that, when he emptied it, the berries started to grow, and that's how they got here. Really, Mahal? Yeah, really. That's just a myth, or it's the story? No, that's how it happened here. Why? Because they're not native to the Netherlands. That's why the cranberries are only on the island. So it fell from the boat. Yeah. The guy got it. He threw it in the sun. He threw it away because they were hard and not nice and a little bit sour. Wow, amazing! Where is that? Let's go there. Let's go there. I don't know where exactly they do this. But now there's lots of fields with cranberries. Why, it's not nice to just eat it? Apparently not. Because the outside is hard. Okay. They put the cranberries in here and it squeezes them too, so the hard shell breaks open. Yeah.
di na to. Get out the never the had juice. Never had ano fresh cranberries before. And this one they used to make alcohol from the cranberry juice. Mm? This one is used to close cans. I know, stupid, stupid. This one, you put a lot of corks in here and then it put corks on bottles. What's corks? You know, the in the wine you have the cork. Ah! And this one is used to make it easier to get the berries automatic. Mm. But they got it from Canada, where they can just do that in the fields. And then apparently they cannot use it here because here the ground is like hilly and stuff like that. So they said it's useless. They bought it, it's useless. So they just left it here. Mm, wow! Thank you, my love, for reading this. Hi, saan ikaw punta? We're going to the beach. Beach, beach. Ala, antok na naman. Ito na po tayo. Pa-beach. Dito kami nag-park. Ganito po yung itsura papunta sa kanilang beach. What are these, mahal? These are sands, right? That went there because of the wind. Of the wind. Na para siyang naging bundok ba? So, ganito po siya. Cellphone ang gamit ko pang film ngayon. Kay grabe po ka... Ano dito? Hangin. Marinig po sa camera. Look at that, guys. Look how fine. Look how fine the sun is. Ganyan din ba sa Boracay? Diba? Wow! That's the sea. Oh my gosh! Pero hindi ka makaligo dyan. Ay, grabe kalamig ng tubig. Pero may naliligo pa rin, oh. May mga nagsasunbathing. Yung ano kasi yung araw, masakit din siya sa balat. Kaya binilhan po namin si Nata ng sunscreen. Pero yung hangin, grabe kalamig. You want pasta? Yeah, pasta. We have a restaurant called Pasta Anse in Midland. Is it open? Italian. Ay, para kay Nathan ba? Hanap kami ng pasta. I don't know, maybe it's open. Alis na po tayo, hindi kami makapunta dyan guys, doon sa may dagat. Kasi po, yung stroller ni Nathan, kahirap idaan dyan oh. Sa buhangin. Happy birthday to me. Wow, nice pasta po yun. Panghaba ng buhay, spaghetti. Tapos kay Daniel naman yan yung kanyang pa-lunch. Croquet po yan siya. Enjoy my love. In order ko po pag lumalabas kami sa mga restaurant, yung nakakain din po ni Nathan. Ako na lang po ang mag-adjust. Imbis may iba po akong gusto, hindi niya man pwede kainin. Mahal. Hindi niya man ito maubos. That's what happens when you have a baby, mahal, you adjust. Ah! Yeah, you adjust. Opo, wait lang, mag-eat ikaw ha, pasta. Eh, kung mag-order pa ako na isa, hindi niya ito maubos. Masayang lang po eh. Kaya hati na lang kaming dalawa ba? Nathan, oh. Spaghetti! Kain si Nathan. Kasi pag may mga anak na po tayo, hindi na po sarili natin yung iniisip natin. Mas inuuna natin yung mga mister natin at mga anak natin. Ay na. Ay na. Spaghetti. Mama daw, be. Not good? Di ba sabi ko po sa inyo, papasok tayo ng museum. New museum.